Hello guys, so sa video na ito, welcome back pala sa aking channel, Amani Infinity. So sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-transfer ng fund from Binance to CoinsPH. Kasi yan ang pinaka-easy, di ba? So far, yun ang pinaka-accessible sa atin. Kapag may fund tayo sa Binance, most probably idadaan natin sa CoinsPH para ma-withdraw natin as cash, di ba? So, andito na tayo sa Binance. Actually, andito ako sa wallet na section. Tapos, overview, punta ako ng spot. So, ngayon, magta-transfer ako ngayon ng USDT fund. So, USDT. Pero yung ginagawa ko, guys, kasi actually may USDT na sa CoinsPH. So unlike before, mga 2 years ago siguro, medyo kaunti lang yung mga cryptocurrency na nasa loob ng CoinsPH. Pero ngayon marami na, including USDT if I'm not mistaken. Pero kasi may hindi ako maganda experience sa USDT before na medyo matagal siyang pumasok. At maybe hindi ko rin alam kung may kalakihan din ba yung fee. So yung trusted ko talaga or I mean yung pinaka gamit ko talaga is XRP. So yun talaga yung route ko. If ever meron akong USDT or ibang currency dito, kahit Bitcoin ba yan, Ethereum ba yan, tinatransfer ko siya sa XRP. So yun ang XRP talaga yung pinaka favorite ko, guys. So, ginawa ko siyang XRP kasi kaunti lang din masyado, maliit masyado yung fee, gas fee ng XRP patungong CoinsPH. Tapos, halos mga ilang segundo or minuto lang pasok na kaagad sa CoinsPH wallet natin. So, hindi tayong mababagot, di ba? Or maiinis sa kahihintay. Okay, so, ang gawin ko lang is, titignan ko itong all dito. Tapos, ano ba gawin ko dito ngayon? Dito. Tapos, trade ba ako? View more. Parang hindi ako magte-trade eh. Mag-ano lang ako. Kasi gusto ipakita ito sa phone. Kasi yung gamit ko kadalasan is sa website, sa web na Binance. Medyo kabisado ko doon. Pero ngayon dito, first time ko mag-transfer gamit yung app. So, kung dito, parang, tingnan natin lang guys ha. So, convert history lang yung mga na makikita natin dito. So, last August 6, may na-convert din ako around 1,225 USDT. So, gusto ko itong i-trade siguro, no? View more. Gusto ko kasi i-ano lang siya. Hindi ko siya i... Wait lang guys. Sundan nyo lang ako ha. So, transfer ba? Parang hindi eh. So, overview. Home ako. So, try ko mag-search dito ng convert. Makikita ko ba guys? Ah, okay. So, pwede pala tayo mag-search ng function dito sa search bar talaga. Tapos, makikita na natin dito yung convert, di ba? If nasundan nyo ako, so bumalik lang ako sa ano, di ba? Sa homepage. So, ibalik ako lang. So, parang bumalik lang ako dito, guys, sa homepage. Di ba, nahirapan ako makakita ng convert option doon kasi ang sabi doon, trade. Yung trade kasi may fee, di ba? So, convert tayo. Kasi, if I'm not mistaken, walang fee. Parang walang trade fee or trading fee kapag convert ang gagamitin natin. So, dito lang tayo balik sa home. Tapos, sabi dito kasi, search coin pairs or functions. So if I'm not mistaken, sana totoo yung nakita natin na convert. Okay, so click lang natin to.
So tama 'yon. So kasi kung sa website parang direct na siya kasi nga dito maliit ang screen, so hindi natin makikita lahat ng functions. So USDT lang ako patungong XRP. So isesearch ko lang ang XRP, yung favorite ko. Sabi ko nga. So XRP. So yan guys. So ang gagawin ko is i-convert ko lahat max. Tapos ganyan na siya. Tapos i-click lang natin itong view preview conversion. So you can see, sabi dito, yeah. So i-convert na lang natin. Andali. So andali guys. So yan, meron na tayong XRP 7,000. Yung 2,718 USDT natin naging 7,073 XRP. Okay, so ang gagawin natin is back to home. Okay. So back to home na lang tayo. Yan. So back to home, cancel. Okay. So meron na tayong XRP ngayon. Balik ako sa wallet ito. So meron na akong sa spot ito. Makita natin yung. So meron na ngayon akong XRP, di ba? Ano ko lang i-refresh para makita natin kanina. Okay, so balik lang tayo. Ano ba 'yon? Balik tayo sa wallet. Home para ma-refresh. Minsan medyo ano tayo dito. Saan ngayon? Hide zero balances na lang siguro tayo, no? Okay. So medyo napa-scroll pa tayo. So andito na. Instead kanina 'di ba nakikita natin USDT, ngayon XRP na siya kasi ito na yung pinakamalaki natin na asset dito sa Binance. So i-click ko lang 'yan, guys. Tapos withdraw. Yan na. So withdraw na tayo, ready na tayo. Okay, click ko lang 'yan. Tapos send via crypto network. So send via email. Actually, pwede na tayo mag-send via email kung send to Binance user lang, di ba? So napaka-easy. Parang ano bang matandaan ko dito? Kasi meron din isang crypto na instansya, send to Binance user or di ba yung dati? Not sure kung ako nung yung ano yung wallet na yon na parang may ganitong feature. So ang gamitin natin is send via crypto network kasi Coins PH. Yan. So ako naman sa Send XRP nakalagay na yung address ko dito. Meron na akong address. So i-click ko na lang itong parang address na icon or tao na icon. So andito na. So nakalagay na yung Coins PH na address ko diyan. So i-confirm ko na lang guys. Yan. So ang network is Ripple nga, yung tag naka-set na yan. So i-max ko na. So yan, tingnan natin to ha. So ito, network fee oh, ang liit lang. Yan ang ginaganda talaga ng XRP. Bakit ito yung always na ginagamit ko? Kasi napakaliit ng network fee, as in 0.25 XRP, hindi umabot ng isang XRP, di ba? So napakaganda. So i-click ko na tong withdrawal kasi sure naman ako dito sa mga information, di ba? So sure naman ako dito. So i-click ko lang kung baka alam na, 'di ba? Sure na tayo diyan. Iulit ko lang para ma-refresh ah. Baka may natindot ako to make sure lang kasi malaki. So withdrawal, ibalik ko lang guys, network kasi ibalik ko lang siya. Confirm, inulit ko lang actually. So max 'yan. So same pa rin, 0.25 baka fix 'yan. 'Di ba? So i-click ko na tong withdrawal kasi sure naman ako na tama na 'yan lahat. So 'yan, ensure the tag is correct. 'Yan talaga yung pinaka actually kung since ako naka-populate na 'yan diyan kasi na-add ko na before. Kung kayo, kung hindi niyo pa na-add, make sure talaga na yung address i-copy-paste lang tapos ito ensure na ang tag is correct because kung hindi tama yung tag, hindi yan talaga dadarating sa inyong wallet. Napakasayang na, especially kung medyo malaki tulad nito. Okay, so i-click ko na yung confirm. Yan, confirm. So meron pa yung risk warning. Napaka-responsible ni Binance. So nagre-risk warning talaga yan.
In order to ensure the safety of your funds, you need to pass the verification questionnaire before you can continue to withdraw. Para make sure na alam mo yung ginagawa mo. So, verify lang tayo, verify now. So, may mga series of questions lang si Binance para maipagpatuloy natin ito, di ba? So, sabi dito, my personal wallet address ay, ano dito? In order to keep your assets secure, you need to complete a verification questionnaire before. May deposit address on the spot or future exchange. A. My personal wallet address. I own the recovery phrase, private key of the address. My deposit address on the spot or future exchanges. Okay, ito. Ito yan ang tamang sagot. My personal wallet address. I own the recovery phrase, private key of the address. May deposit. I guess ito yung tama eh. Parang ito. Medyo ano na ko dito eh. So, i-click on next. I acknowledge the information below. Assets cannot be recovered once withdrawal is confirmed successfully. Okay, ito. Hopefully, tama yung mga sagot ko guys, no? Ah! So, dapat kailangan i-check ng dalawa. Paiba, minsan, paiba-iba yung ano eh. Paiba-iba yung question ng Binance. Akala ko pare-pareho lang. So, tika lang guys. Medyo naputol yung ano yung recording ko. Iki-click ko lang siya. Yeah. So iki-click ko lang medyo naputol yung recording ko ng sound eh. Okay, so confirm. So yan. Confirm. Click ko lang confirm. So magse-send na ako ng code sa aking email address at sa aking yan. At sa aking phone. So, kukunin ko lang yung code na sa phone at sa email address para tuloy-tuloy na tayo. So, ganito yung code, di ba? Itong sa email address. So, ilalagin ko lang ito. 219774. Balik lang ako sa Binance. 219774. Tama ba? 219744. So hanapin ko na lang yung mali pala, sorry guys, dito 219774. So hanapin ko yung sa wallet ko, 206, ito naman yung sa phone, 206353. So 206353. So isi-send na natin. Withdrawal processing, as you can see. Yeah. Yeah. So makikita natin ngayon. So processing pa siya. At 'di ba? Yung anong bang tawag dito? Parang ano lang siya eh. So processing siya. So, pero alam ko napakadali nito eh. So, ganyan. I-refresh ko lang yan. So, kasi isang block lang. Not sure ako kung block man tawag dito. So, all the time, ganyan lang talaga. Hindi katulad ng sa Bitcoin, di ba? Kumang send tayo ilang confirmation. I guess confirmation pala ang tawag dito, hindi block. So, sa BTC, I guess sa Ethereum, maraming mga confirmations na mangyayari. Pero dito sa XRP, iisa lang. Iisa lang ang confirmation, guys. So, i-refresh ko lang yan. Oh, yeah. Di ba? Processing 111 na. So, ngayon, maglalagin tayo sa aking CoinsPH account. All right. Wow. Eksaktong-eksakto guys, no? So payment received, 'di ba? So tingnan natin. Makikita na natin na may crypto tayo, 'di ba? At yung total niya na balance, eh. So hanapin na natin. So yung crypto natin is ito. Natanggap na natin sa Coins page. So if ever gusto ko yang i-convert,
Into PHP, no, dito. Para gawin natin pera, XRP, hanapin ko lang, di ba? Yan, tapos PHP. Okay, so XRP to PHP na, di ba? So, convert all. So, yan, around 150. So, di ba? Napakadali. So, ilang ganun-ganun ko lang, ilang refresh-refresh ko lang, natapos, dumating sa Coins page, di ba? So, unlike sa BTC, before USDT na na-try ko, medyo matagal kung dito sa Coins page, kaya hindi na ako umulit pa. So, ngayon, ita-transfer ko yan, i-click ko lang tong slider, guys, naka-convert all ako. So, success, di ba? So, ngayon, back ako. So, wala na akong, as you can see, wala na akong crypto ngayon. Tapos, kung pupunta ako sa aking homepage, wow, diba? Dumating na yung pera. So, yun lang guys, napakabilis. So, napakabilis ng pagdating ng pera dito. Okay, so, hopefully may natutunan kayo sa video na ito. If may question kayo, kung paano mag-convert ng mag-send ng fund from Binance to Coins PH, just ask below. So, if vice versa ang tanong nyo from Coins PH naman to Binance, mag-ask lang din kayo below sa question sa comment section para masagot natin. Thank you, guys!